Alamin naman natin ang dalang inspiring story ng isang restaurant and bar business owner dito lang sa ating Negosyo Tayo. Iba talaga ang nagagawang epekto sa kabuhayan at ekonomiya kapag ang mga negosyo ay pinipiling makipagtulungan sa mga lokal na magsasaka. Kagaya na lamang ng isang restaurant and bar business na aming binisita. Dahil dyan ay sabay-sabay nating alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Para ipagpatuloy yung nasimula na pagtulong sa mga coconut farmers sa kanilang livelihood, at saka sa bansa na rin, makatulong tayo. Tayo ay number 2 sa buong mundo sa nagpo-produce ng coconut. It's a sleeping giant. Kung meron tayong mga gantong klase ng restaurant, tinutulungan natin yung economy natin na lumago. So, ang laking bagay na may mga gantong klase na businesses. Kakaiba ang kanilang mga pagkaing inihahain dahil halos lahat ng nasa menu nila ay may sangkap o touch ng coconut. O diba, why not? Patok na patok dito sa restaurant natin yung pancit buko, coco okoy. Tapos pag pamilya naman sila, meron tayong mga tinatawag na tanghap. Ito yung pork sinigang sa buko. Ngunit bago pumasok si Jamie sa mundo ng pagnenegosyo, ay dati siyang nagmamanage ng mga singers at banda. Hanggang sa maging manager siya ng isang restaurant. At magdesisyong magtayo ng negosyo sa tulong na rin ng kanyang mga kaibigan. Pero sabi nga nila, there's no easy way to success. Ipapakilala mo pa lang yung lugar. Ipapakilala mo pa lang yung service mo na unique, na Filipino style. Ipapakilala mo pa lang yung mga menu mo. So yung 3 months, 4 months, hanggang 6 months sa amin, challenge talaga yan. Sa lahat na nagbi-business, yan talaga yung challenge. So, kailangan mong i-face yun, harapin yun, tapos mag-initiate ka ng development, no, para tumakbo yung negosyo ng maayos. Then, i-standardize mo yung iyong mga ginagawa. Kaya naman may payo at tips si Jamie para sa lahat ng aspiring business owners. Number one siguro, yung meron kang panlaban ng mga menu. At lagi mo siyang aalagaan. Ibig sabihin, i-develop, pagandahin. Together with your team. Mahalaga po yung pagbuo ng team, yung organization mo. No? Meron kang maayos na structure, key persons na magpapatuloy ng maayos na organized na restaurant. Ang nuts and bolts naman talaga ng ano is yung menu mo, tas yung food costing, na ang gagawa yung team. Sa isang negosyo, mahalaga ang kumita. Pero kung ikaw ay may magandang intensyon o advokasya, kusa nang lalapit ang blessing at tagumpay sa iyong negosyo. Mga kanegosyo, panibagong business tips at business story naman ang itatampok namin next time. Kaya naman, tara! Negosyo tayo!